認させてください。早く。Adobo Recaps here. For today's recap, ang movie title ay White Lily. Nagsimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Haruka na gumagawa ng florera mula sa clay. Maya-maya ay lumabas si Tokiko, ang kanyang mentor sa larangan ng ceramics. May pupuntahan daw siyang interview sa TV, at baka sa labas na siya kakain at malilate siya sa pag-uwi mamaya. May maliit na negosyo si Tokiko para sa kursong clay craftsman, partikular para sa pagtuklas at paghahasa ng mga talento ng mga estudyanteng interesado sa sining. Isang maganda at mabait na si Haruka ang ipinagkatiwala bilang mentor, para gabayan at pangasiwaan ang kanyang klase. Si Haruka mismo ay mahilig din sa sining mula pagkabata at tinitingala ang kanyang mentor, na siya rin kanyang paboritong guro, ang iniidolo niyang si Tokiko. Isang gabi ay naghanda si Haruka ng hapunan para sa kanila, at makikita siyang naghihintay sa pagbabalik ni Tokiko. Hindi nagtagal, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa harap ng bahay. Si Tokiko pala iyon, lasing na dumating at may kasamang lalaki, business associate ni Tokiko na nagbebenta ng kanilang ceramic products. Napansin ni Tokiko na naghanda si Haruka ng pagkain para sa kanilang dalawa, na ikinainis niya dahil nagbilin siya na kakain siya sa labas at uuwi ng gabi. Nalungkot si Haruka dahil madalas malasing si Tokiko, at may kasama na naman siyang lalaki. Dumiretso ang dalawa sa kwarto ni Tokiko, kung saan nagkaroon ng mainit na bakbakan ang dalawa. Sa labas ng silid ni Tokiko, makikita si Haruka na sinusubukang makinig at inilagay ang kanyang tenga sa likod ng dingding. Nasasabik siya sa tunog ng mga boses ng mga nagkakaisang mga bansa sa loob ng kwarto, at hindi niya namalayan, unti-unti niyang kinuha ang Dunkin' Donuts, nasisiyahan siya sa audio broadcast na galing sa kwarto habang binibilog niya ang Dunkin' Donuts. Nang matapos ang mainit na bakbakan sa kwarto, natapos din ni Haruka ang kanyang pantasya. Lumabas ang lalaking bisita ni Tokiko at inihatid siya ni Haruka palabas ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, humiga na si Haruka para matulog, ngunit pumasok si Tokiko sa kanyang silid, at para sa round 2 ni Tokiko, nagkaroon ng matinding bakbakan ang dalawang Amazona. Tila nakagawian na ang mga ganoong gawain ni Tokiko, ang pagkakaroon ng musika at sining ay tila nag-uugnay sa pagitan ng guro at ni Haruka. Kinabukasan ay muling makikita si Tokiko na umiinom ng alak, at si Haruka na palaging nagmamalasakit ay sinubukang pagsabihan siya, ngunit hindi pinansin ni Tokiko ang pagsaway at ipinagpatuloy ang kanyang pag-inom. Dahil mahal ni Haruka ang kanyang guro, nagpa siya siyang pumunta at ipagdasal si Tokiko na magkaroon ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Isang araw sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay, isang estudyante na nagngangalang Satoru ang dumating sa kanilang bahay. Tinukso ng bagong estudyante si Tokiko na turuan siya ng mga pamamaraan ng paggawa ng mga ceramics, kaya inimbitahan ni Tokiko si Satoru na manatili sa kanila habang nagtuturo sa kanya at pumayag naman ang lalaki. Isang gabi, kausap ni Satoru ang kanyang kasintahan sa telepono, at buong katapatan, sinabi niya sa kanyang kasintahan na kumukuha siya ng kursong craftsman at nakatira kasama ang dalawang babae, na ang isa ay kanyang guro. Isang gabi gaya ng nakagawian, umuwi si Tokiko na nasobrahan sa alak kasama si Satoru, at nang malapit na sila sa bahay ay hinuli ni Tokiko ang magic wand ni Satoru, sinusubukang tingnan kung lalaban siya sa imbitasyon nito na makipaglaban. Tumanggi si Satoru noong una, iniisip ang kanyang kasintahan, ngunit sa huli, sumang-ayon siya sa hamon na sinimulan ni Tokiko, at doon mismo sa labas sa harap ng kanilang bahay, ang dalawa ay masipag na nag-araro ng husto. Sa loob ng bahay, na-curious si Haruka sa tunog ng mga nagkakaisang mga bansa sa labas ng bahay. Sinubukan niyang lapitan ang pinanggalingan ng mga tunog, at nang lumabas siya, laking gulat ni Haruka nang makitang matindi ang bakbakan na nagaganap sa pagitan ni Tokiko at Satoru. Nang makita ito, nakaramdam si Haruka ng pagkabigo at paninibugho, at hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Pagkalipas ng ilang araw, hiniling ni Haruka sa kanyang guro na si Tokiko na paalisin si Satoru sa kanilang bahay, ngunit mariing tinanggihan ni Tokiko ang kanyang kahilingan at sinampal ang kanyang mukha. Nang marinig ang pagtanggi na ito, pinayuhan ni Haruka ang kanyang guro na maunawaan na dapat niyang ihinto ang pagiging obsessive kay Satoru, ngunit iniwan lang siya ni Tokiko upang maligo, habang si Haruka ay nauwi sa pag-iyak sa sahig. Nag-flashback ang kwento kung bakit nahulog si Haruka sa kanyang mentor na si Tokiko. Isang gabi dahil sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga problema, si Haruka ay nakatulala sa ulan, at habang si Tokiko at ang kanyang asawa ay pauwi na, natagpuan nila si Haruka na nanginginig sa gitna ng ulan.
Tinulungan siya ni Tokiko at isinama pa uwi. Pinupunasan siya habang umiinom ng mainit na tsaa. Nawalan ng asawa si Tokiko sa isang aksidente na naging dahilan upang hindi niya iwanan ang kanyang guro habang siya ay nagdadalamhati, at sa huli, nauwi sila sa isang relasyon. Dahil wala na ang asawa ni Tokiko, pinalitan ni Haruka ang kanyang asawa para pasayahin ang kanyang malungkot na guro. Ang pag-ibig ni Haruka para kay Tokiko habang tumatagal ay lumalaki sa kalaunan. Bumalik sa kasalukuyan ng eksena, at nagpatuloy ang relasyon ni Tokiko at Satoru. Sa tuwing nagbabakbakan ang dalawa sa gabi, naririnig ito ni Haruka sa kanyang kwarto, at wala siyang magawa kundi umiyak tungkol dito. Makalipas ang ilang araw ay umalis si Satoru kasama ang kanyang kasintahan, ngunit bago sila umalis, sinabi ni Haruka na kailangan pa niyang magsanay dahil nagbilin ang kanilang guro. Ngunit nakiusap si Satoru na huwag sabihin kay Tokiko na umalis siya kasama ang kanyang kasintahan. Tinanong ni Akane si Satoru kung bakit kailangan niyang manirahan kila Haruka at sa kanyang babaeng guro, dahil si Haruka ay isang magandang babae at nakaramdam ng selos si Akane. Ngunit hindi sumagot si Satoru, at sa halip ay marahas itong humingi kay Akane ng CPR sa kanyang pangalawang ulo. Habang nag-iisa sa bahay at naglilinis si Haruka, ngunit dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, bigla siyang napaluha dahil wala siyang magawa sa kanyang problema. Minsan sa kanilang klase, nagseselo si Haruka dahil lahat ng estudyante ng kanyang guro ay mas close kay Satoru. Dahil dito, nagalit si Haruka sa kanila at tinanong kung ano ba ang pakay nila sa pag-enroll sa craftsman school. Isang matandang babae ang sumagot na nandoon sila hindi lamang para matuto kundi para mag-enjoy. Dagdag pa rito, sinabi rin ng matandang babae na mas boring magturo si Haruka kaysa kay Satoru. Nang maglaon ay nalaman ni Tokiko at pinagalitan si Haruka tungkol dito, at sinabing nasusuka na siyang marinig ang paghingi ng tawad ni Haruka. Dahil sa mga nangyari, ipinagdasal na lang ni Haruka ang mga problema sa relasyon nila ni Tokiko. Isang gabi, naghuramentado na pumunta si Akane sa bahay ni Tokiko para hanapin si Satoru habang inaakusahan si Haruka ng pakikipagrelasyon sa kanyang kasintahan. Nang makapasok siya sa loob, lumabas sina Satoru at Tokiko, at sinabi ni Akane na dumating siya dahil hindi na sinasagot ni Satoru ang kanyang mga texts at tawag. Pinipilit ni Akane na umuwi sila ni Satoru, ngunit umiiwas lang siya rito. Sinabi ni Tokiko kung gaano nakakaawa si Akane dahil sa kanyang mga maling kilos, kaya napahiya siya at lumuluhang umalis. Minsan habang nag-uusap sila, sinubukan ni Satoru na makipag-flirt kay Haruka at sinubukang halikan siya, at natukso si Haruka sa mga ginagawa ni Satoru sa kanya. Ngunit habang ginagawa nila ito, nakita ni Tokiko ang lahat, kaya nagalit ito at sinabing pinagtaksila nila si Tokiko. Ipinaliwanag ni na Haruka at Satoru na ang lahat ng ito ay misunderstanding lamang at hindi nila siya niloloko. Nakaramdam ng pagkabigo at nagseselos kaya pinapalayas ni Tokiko ang dalawa, ngunit nakiusap si Haruka na huwag siyang paalisin dahil mahal niya si Tokiko. Dito, sinabi ni Tokiko na ipagpatuloy ni Haruka at Satoru ang kanilang nasimulan, at sila ay magbakbakan sa harapan niya. Nagulat si Haruka at maluhaluhang tinanggihan ang utos ni Tokiko, ngunit ipinaalala ni Tokiko kay Haruka ang kanyang pangako, na tatanggapin niya ng buo ang kanyang mga kagustuhan. Walang pagpipilian si Haruka, kaya napilitan siyang hilingin kay Satoru na makipagbakbakan sa kanya. Tumawa si Tokiko at sinabihan si Haruka na tanggalin ang kanyang kasuutan, kaya naman nanginginig na sinunod ni Haruka ang utos ni Tokiko. Dahil sa mabagal na paggalaw ni Haruka, pinaupo siya ni Tokiko at pinunit ang kanyang mga baluti sa harap ni Satoru, at dito ay natuklasan ang kagandahan ng dalawang bulkan Taal. Habang tahimik na nakamasid si Satoru, umupo si Tokiko sa harap ni Haruka at kinuha nito ang Dunkin' Donuts ni Haruka, habang sinasabi na akala niya ay siya lang ang gusto ni Haruka, ngunit sa huli, si Haruka pala ay magkakagusto rin sa isang lalaki. Nilatag siya ni Tokiko sa mesa, at sinabihan si Satoru na magsimula na siyang pumitas ng bulaklak na nasa kanyang harapan, at makikita niya kung hanggang saan mapupunta ang sinasabing pagmamahal ni Haruka kay Tokiko, kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Satoru, at tuluyang tinupad niya ang utos ni Tokiko sa kanila. Habang pinapanood ni Tokiko ang kanilang ginagawa, huminto si Satoru at umupo, at dahil ayaw nito, kaya pinilit ni Tokiko si Haruka na bigyan si Satoru ng CPR sa kanyang pangalawang ulo. Biglang dumating si Akane at nakita niya ang kanilang mga ginagawa, kaya sinabi niya sa kanila na sila ay mga baliw. Nagalit si Satoru at pinapaalis si Akane, ngunit dahil mahal na mahal ni Akane si Satoru,
mabilis siyang nagtanggal ng kanyang mga baluti sa katawan habang sinasabing mas maganda siya kaysa sa dalawang babae na nasa harap niya. Bad trip na pinigilan ni Satoru si Akane, ngunit kumuha siya ng kutsilyo at sinabing wawakasan nito ang sarili kapag iniwan siya ni Satoru. Sa kanilang pakikipagbuno, nasugatan ni Akane si Satoru, kaya tinawanan sila ni Tokiko at sinabing nababaliw na si Akane. Dahil paranoid, tumakbo siya para tusukin si Tokiko, ngunit biglang nakialam si Haruka para protektahan si Tokiko at siya ang natusok sa proseso. Nawalan ng malay si Haruka dahil sa tinamo, at dito napagtanto ni Tokiko ang kanyang pagmamahal at ang pagtataksil sa kadalisayan ng pagmamahal ni Haruka para sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, ang sitwasyon sa training institute ni Tokiko ay tila nagbago ng husto, dahil pinili ni Haruka na iwanan ang kanyang guro. Dahil dito, sobrang nalungkot si Tokiko dahil wala na si Haruka, na dating nag-aalaga at nagmamahal sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Haruka sa bahay ni Tokiko at nagulat siya dito. Nang hawakan ni Tokiko si Haruka, bigla niyang sinampal ang kanyang guro, at sunod-sunod na sampal pa ang tinamo nito na ikinagulat niya. Biglang hinawakan ni Haruka si Tokiko, at dito ay nagsimulang paglabanin ng dalawa ang mga alaga nilang mga isda na tilapia. Nang matapos sila, inamin ni Tokiko na mula nang umalis si Haruka, ang kanyang bahay ay napuno ng kalungkutan. Sumagot si Haruka na nagsasabing tumigil na yata ang ulan at nagpasalamat kay Tokiko bago umalis. Tuluyang iniwan ni Haruka si Tokiko para sa ikabubuti nilang dalawa, habang iniisip ang kanyang bago at masayang buhay na wala sa piling ni Tokiko. Kung nagustuhan mo ang recap, please like this video at maraming salamat sa panonood.